Eksaktong nakapasok na ang mga kalalakihang nakaitim sa loob ng bahay. Isang malakas na pagsabog naman ang sumalubong sa mga ito. Halos kalahati sa kanila ay natusta. Ang iba ay pilit na inaapula ang apoy na kumapit sa kanilang buong katawan. Para silang mga langgam na hindi malaman kung saan pupunta para makaiwas sa nangangalit na apoy. Nanlalaki naman ang mga mata ng tumatayong leader nila. Ang ilan sa kanila na hindi nagtamo ng pinsala ay inutusan itong halughugin ang buong paligid. Narilang siya! Tiyak na alam niya ang pagdating natin. Halughugin ninyo ang buong paligid! Sigaw nito sa mga kasama. Nagngingit-ngit din ang kalooban nito dahil naisan sila ng binata. Dahil abala ang mga tauhan, hindi na nila napansin ang aninong lumapit sa kanilang leader. Bigla na lang itong nawalan ng malay at parang sako ng bigas na binuhat ni Miguel palayo sa lugar. Isa pa uling tali ang hinila ni Miguel na naging sanhi upang sumabog muli ang buong paligid ng bahay. Walang natira sa mga lalaki nakaitim maliban sa kanilang pinuno. Natitiyak kong naipadala na ng maayos ang mensahe na is mong iparating, Miguel. Sambit ni Celine habang naglalakad sila palayo sa lugar. Ngumisi naman sa kanya si Miguel. Tiyak yun. Mabigat ang ulong nagising si Salvador sa hindi pamilyar na lugar. Nang tangkain niyang igalaw ang kanyang kamay, tila iyon bakal sa bigat. Kahit ang ibang parte ng kanyang katawan ay hindi niya maikilos. Para siyang paralisado. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa paligid. Tanging mga puno lamang ang naroon. Bigla siyang nakaramdam ng takot na baka may ahas o makamandag na uri ng insekto ang gumagapang sa kanya anumang oras. Habang pinapakiramdaman niya ang buong paligid, pilit niyang binabalikan sa isip ang naganap ng nakaraang gabi. Ang huling natatandaan niya ay ang pagmamando sa mga tauhan na halughugin ang buong bahay. Ang taong ahas! Sambit niya sa kanyang isipan. Ultimo kasi pasasalita ay hindi niya magawa. Hindi pa man siya nakatitiyak sa hinala ay may mga kaluskus na siyang naririnig sa bandang likuran niya. Pilit siyang lumingon ngunit talagang nanigas ang kanyang leeg. Tanging ang mga mata lamang niya ang malayang nakakagalaw. Hinintay na lamang niyang tumambad ito sa kanyang harapan. Nang tuluyan na nga itong humarap sa kanya, naningkit ang kanyang mga mata. May gusto siyang sabihin, ngunit tila umurong na rin ang kanyang dila. Kamusta, Salvador Mejia? Sambit ni Miguel na yumuko pa upang magpantay ang kanilang mukha. Lalong naningkit ang mga mata ng lalaki na dati nang singkit sa pagbanggit ng pangalan niya. Ipinakita ni Miguel ang ID na nakuha niya sa wallet ng lalaki. Pasensya ka na kung pinakailaman ko ang wallet mo. Di na kasi ako makapaghintay na alamin kung sino ka. Siya nga pala, kasalukuyan naglalakbay ang kamandag sa buong mong katawan. Sa oras na lumubog ang araw, iyon din ang magiging katapusan mo. Ngayon, isa lang ang gusto ko, ang makuha ang lahat ng impormasyon na kailangan ko sa grupong kinabibilangan mo. Wika ni Miguel. Kitang-kita ni Miguel sa mga mata nito ang pagkalito at takot. Makailang ulit din na napalunok ito ng laway bago niya tinalikuran. Dalawang oras na lang ay palubog na muli ang araw. Hanggang na mga sandaling yun ay hindi pa rin nagsasalita si Salvador. Matigas ito na hindi magsalita tungkol sa grupo na pinaglilingkuran niya. Ang kondisyon ni Miguel ay magsalita lamang ito. Ngunit maring umiiling-iling ang lalaki. Anong gagawin natin kapag hindi pa rin siya nagsalita? Tanong ni Celine. Magkatabi sila ni Miguel habang tinatanaw ang papalubog na araw. Maghintay pa tayo.
Natitiyak kong magsasalita din siya. Sagot ni Miguel nang hindi tumitingin sa kanya. Samantala, nararamdaman na ni Salvador ang hirap sa paghinga. Nalalabo na rin ang kanyang mga mata. Parang gusto na lang niyang tanggapin ang katapusan niya. Sa kanyang panghihina, parang may aparisyon na biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ang imahe ng kanyang nag-iisang anak na si Liza. Ang tangyaman niya sa mundo. Ang dahilan kung bakit siya nasuong sa ganoong sitwasyon. Kahit hirap, pinilit niyang tumingin sa paglubog ng araw. Ganoon na lang ba yun? Naisaloob niya, katulad ng paglubog ng araw ay ganoon na rin ba kadali niyang isusuko ang buhay niya? Kapag nawala siya, paano na ang kanyang anak? Mariin siyang napapikit, pilit na nilalabanan ang kamatayan na nakaamba sa kanya. Bigla siyang napamulat ng mga mata nang maramdaman na may tao sa kanyang harapan. Si Miguel ay mataman na nakatitig sa kanya. Talaga bang ayaw mo magsalita? Tanong ni Miguel. Sa pagkakataong iyon ay hindi siya umiling. Tumingin lamang siya rito. Ipinahiwatig niya sa kanyang mga titig na nais niyang makipagtulungan dito. Nang mabasa ni Miguel ang nasa isipan niya, ay agad nitong tinawag si Celine. Nang lumapit ito, dala ang gamot na nasa maliit na butilya. Agad iyong kinuha ni Miguel at pinainom sa lalaki. Nararamdaman agad ni Salvador ang pagtalab ng gamot sa kanyang sistema. Guminhawa ang kanyang pakiramdam. Nawala ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang dating nanlalabong paningin ay muling nanumbalik sa dati. Naigagalaw na rin niya ang kanyang katawan. Iginagalaw-galaw na rin niya ang kanyang leeg na kanina pa nakakaramdam ng pangangalay. Datapot nangihina pa, mas maayos na ang kanyang pakiramdam. Inilalayan siya ni Miguel na tumayo at dinala sa loob ng isang kubo. Pinaupo siya nito sa lamesa kung saan naroon ang mga nakahandang pagkain. Nagtatanong ang mga matang tumingin siya rito. Kailangan mo yan. Malabig nitong saad sa kanya bago siya iniwan na mag-isa doon. Nang muli niyang titigan ang pagkain na sa mesa, nakaramdam siya ng pagkalam ng sikmura. Noon lang niya napagtanto na gutom na siya. Sa nanginginig na kamay ay inabot niya ang mga pagkain sa kanyang harapan. Payak lamang ang nakahain sa kanyang harapan, ngunit tila iyon na ang pinakamasarap na pagkain na kanyang natikman. Nang biglang siya ay matigilan dahil sa biglang pumasok sa kanyang isipan na baka may lason ang mga pagkain. Ngunit agad din iyong pinalis sa kanyang isipan. Kailangan siya ng binata kaya hindi nito iyon gagawin. At isa pa, di sana ay hinayaan na lang siyang namatay kanina. Pagkatapos ng kalahating oras ay pumasok ng muli sa kubo sina Miguel at Celine. Hinarap na nila si Salvador para sa mga katanungan. Makikipagtulungan ako sa inyo. Lahat ng gusto niyong malaman ay sasagutin ko lahat. Ngunit mayroon lang ako sanang isang kondisyon. Hindi to para sa akin. Wika nito sa kanila. Nagkatinginan muna ang dalawa bago itinutok muli sa kanya ang mga mata. Anong pabor? Tanong naman ni Miguel. Makailang ulit mo nang lumunok si Salvador bago nagsalita. Bago ang lahat, nais ko munang magpakilala ng formal sa inyo. Ako si Salvador Mejia, nasa 40 na ang edad ko. 15 taon na akong biyudo at may isang anak. Nais kong ikwento ang buhay ko at kung bakit ako napunta sa grupo ng kinabibilangan ko. Ayon sa lalaki, tubong Mindoro daw ito, sa isang malayong baryo ng probinsya. Tanging pagsasaka umano ang trabaho nito noon. Isang araw, isang lalaki nasa katanghalian na ang edad ang lumapit sa kanya upang bigyan siya ng trabaho.
10 ng kalalakihan sa kanilang lugar. Noong una raw ay hindi siya interesado, ngunit ganoon na lang ang gulat niya nang malaman na marami na itong nalalaman tungkol sa kanyang pagkatao, maging ang problema niya sa anak na may sakit sa puso. Inalok siya nito ng malaking halaga kapalit ng kanyang katapatan at paglilingkod dito. Bilang ama na walang kakayanan na may paggamot ang anak, ay pikit matang sumunod siya rito, 10 ng kalalakihan sa kanilang baryo. Ngunit sa loob ng ilang taon, hindi na niya masikmura ang ipinapagawa sa kanila, ang pagdukot sa mga kabataan at sa nakaririmarim na eksperimento na ginagawa sa kanila. Naalala niya bigla ang anak na si Liza. Halos kaedaran ng dalaga ang ilan sa mga dinudukot nila. Madalas sa malayong lugar at baro sila dumudukot upang hindi maging matunog sa mga otoridad. Ngunit minsan, sa pagpunta nila sa isang lugar, wala silang kamalay-malay na mga aswang pala ang mga nakatira doon at mga anak ng aswang ang kanilang nadukot. Mas malakas umano ang kanilang resistensya kumpara sa mga pangkaraniwang tao. Kaya ang utos sa kanila sa huli, maghanap ng mga baryo ng mga napapabalitaang mga aswang ang nakatira doon. At iyon ang kailangan nilang dukutin at isalang sa eksperimento. Hindi naging madali para sa kanila ang pinapagawa. Malimit silang nalalagasan ng mga tauhan hanggang sa taasan ang presyo ng ibinabayad sa kanila upang walang tumanggi sa misyon na iniatang sa kanila. Hanggang isang araw ay kinausap na siya ng kanyang anak. Ipinagtapat niya rito kung saan galing ang pera na pinapagamot niya rito. Ito na mismo ang nakiusap sa kanya na itigil na ang kanyang masamang gawain. Lahat ay gagawin niya para sa anak. Kaya naman, nagplano na siyang tumiwalag sa grupo. Ngunit, natunugan ng kanilang boss ang kanyang plano. Pinadukot nito ang kanyang anak upang mapasunod siya. Kapalit ng kalayaan ng kanyang anak ay kailangan niyang mahuli ang taong ahas. Kaya ganoon na lang ang kanyang paghahangad na mahuli si Miguela. Kasi hodang maraming buhay siyang isinakripisyo. Buhay man ng mga tauhan o ng mga inosenteng tao. Ituturo ko sa inyo ang kuta nila. Ngunit pakiusap, tulungan mo muna akong mailigtas ang anak kong si Liza. Pagtatapos ni Salvador. Alam ni Miguel na nagsasabi ng totoo ang lalaki. Kung tutuusin, ay biktima din ito ng pagkakataon. Ngunit hindi pa rin tama ang mga ginawa nito. Pero sino siya para husgahan ang lalaki? Nagkasundo sila nito na tulungan niyang mailigtas ang anak nito. Sa gabing iyon sila kikilos. Sa isang abandonadong pabrika sila dinala ni Salvador. Si Miguel, si Lynn at ang mag-asawang Atoy at Mila ang kanyang kasama. Ang mag-asawa ay humiwalay sa kanila. Mabuti umanong hindi sila magkasama-sama para kung sakali mang may patibong, hindi sila lahat mahuhuli. Iginiya sila ni Salvador sa isang lihim na daan kung paano makakapasok sa loob. Isang kasama umano ang nagsabi nito kung saan dinala ang kanyang anak. Makailang beses na di umano itong nakapunta roon upang alamin ang kalagayan ng anak nito. Sa gabing iyon ay napakaraming tao sa paligid na may mga hawak na matataas na uri ng armas. Nasa likod sila ng isang pader, nakatanaw sa mga bantay. Tingin ko, mga bago lang sila. Wala rito ang kasamahan ko. Mahinang saad sa kanila ni Salvador habang nakatingin sa mga lalaking armado. Saan nila tinatagong anak mo? Mahina rin tanong ni Miguel. Kailangan muna natin silang lampasan. Sa pinakadulong gusali, naroon ang anak ko. Tugon ni Salvador. Ako nang bahala sa mga bantay na yan. Habang abala sila, puntahan mo na ang anak mo. Sumama ka silin sa kanya. Utos naman ni Miguel.
Napakarami nila, Miguel. Mas kailangan mo ko rito. May pagtutol na sabi ng dalaga. Huwag mo kong alalahanin. Ako lang ang kailangan nila. Kaya ko sila. Sige na, huwag na tayo mag-aksaya ng panahon. Pagtataboy niya sa kanila. Walang nagawa si Selena kundi ang sumunod dito. Bago tuloy ang makalayo, nilingon pa niya ang binata na binigyan siya ng matamis na ngiti. Abala ang mga kalalakihan sa pag-inom ng alak nang biglang lumabas si Miguel sa pinagkukublihan kanina. Nakaanyong taong ahas na siya nang humarap siya sa mga ito. Lahat sila ay natigilan. Ang iba ay naibuga pa ang iniinom na alak. Lahat sila ay hindi makapaniwala na nasa harapan nila ang taong matagal nang pinapahanap ng kanilang boss. Ako na mismong pumunta rito upang hindi na kayo mahirapan pa sa paghahanap sa akin. Wika ni Miguel. Na makabawi sa kapiglaan ay pinaulanan siya ng mga ito ng bala sa mga hawak na barela. Agad namang nakaiwas si Miguel. Nang tumahimik ang paligid ay saka siya lumabas at isa-isa silang binalian ng leeg. Ni hindi na nila naramdaman ang sakit na bigla ang kamatayan na ipinataw rito ng binata. Habang abala si Miguel sa pagharap sa mga kalaban, maingat namang tinugpa ng dalawa ang kahabaan ng pasilyo. Nakarating sila sa isang gibang gusali. May mga humarang sa kanilang kalaban. Agad din nila itong mga napatumba. Ilang sandali pa ay narating na nila ang kinaroroonan ng anak ni Salvador. Nakakadena ang binti ng babae. Nanlilimahid na rin ang buong katawan nito. Nang makalapit si Salvador sa anak ay mahigpit niya itong niyakap at maluwa-luwa nang makita nito ang ama. Agad nilang hinagilap ang susi sa isang bantay na wala ng malay sa baldosa. Nang napakawalan ang anak nito ay agad silang pinatakas ni Selena. Umalis na kayo dito. Babalikan ko si Miguel. Wika ng dalagang si Selena. Alanganin mang iwan siya ni Salvador, mas na naig sa kanya ang kaligtasan ng anak. Sa ibang direksyon na sila dumaan palabas sa lugar na yun. Nang ligtas na ang mag-ama ay muling tinugpa ni Selena ang daan pabalik kung nasaan ang binata. Nabutan pa niya itong nakikipaglaban. Tumulong siya rito at nakipagbunurin. Habang tumatagal ay parami ng parami ang mga kalaban. Nagpakita na rin ang mag-asawa at noon din nakumpirma ni Selena na mga aswang din ang mga ito. Ilang oras din bago natapos ang labanan na naganap sa lugar na yun. Nasaan si Salvador at ang anak niya? Tanong ni Miguel habang papalayo sila sa lugar na yun. Pinauna ko na silang umalis sa lugar na to. Tugon sa kanya ni Selena. Wala na bang ibang bihag dito? Muling tanong ni Miguel sa kanya. Wala na. Mukhang anak lang niya ang narito. Saad ng dalaga, sabay iling. Wala na nga ibang bihag dito, Miguel. Kanina hinulughog na namin ang buong lugar bago mag-umpisa ang laban. Wala kaming nakitang anumang bakas na may naganap ditong eksperimento. Sabat naman ni Atoy. Ang mag-asawa ay nauna na sa kanila. Hindi kasi sila maaaring makita ng mag-ama sa ganoong itsura. Nagbalik na din si Miguel sa normal na anyo at naabutan nila ang mag-amang naghihintay sa may highway. Nakakubli lamang sila sa isang malaking tipak ng bato sa may tabing daan. Umalis na tayo dito. Sa kubo na lang tayo mag-usap-usap tungkol sa mga nangyari. Utos ni Miguel. Pagdating sa kubo na tinutuluyan, agad nang nagpahinga ang anak ni Salvador. Hapong-hapo ang babae at namumutla. Hindi rin ito makapagsalita dahil sa tensyon na kanyang nararamdaman. Mabuti na lamang ay magaling na ito sa sakit nito. Ligtas na ang anak mo, Salvador. Oras na para ibalik mo ang pabor sa amin. Saad ni Miguel.
Tumango naman si Salvador bilang pagsang-ayon. Huwag kang mag-alala, Miguel. May isang salita ako. At isa pa, habang buhay kong tatanawin ang utang na loob ko sa'yo. Sabi naman ni Salvador. Hindi pinansin ni Miguel ang mga sinabi nito. Nasaan ang pinagkukutan ng pinuno ninyo? At ano ang tunay niyang pangalan? Tanong ni Miguel. Sa isang tagong isla, naroon ang kanyang kuta. Bihira lamang ang nakakarating sa lugar na yon. Mapanganib ang pagpunta doon. Maliban kasi sa malakas ang alon, paiba-iba rin ang klima doon. Sabi ni Salvador. Kahit nasa labas pa siya ng mundo, pupuntahan ko siya. Sanay akong tumapak sa teritoryo ng kalaban. Hindi ako mangingiming puntahan siya sa pinagtataguan niyang isla. Mariing tugon ni Miguel. Hindi naman nakaimik ang dalawa sa kanyang mga tinuran. Kitang-kita kasi sa kanyang ang determinasyon na makaharap ang taong nasa likod ng mga kaguluhan. Ang pinuno niyo ba ay si Dr. Mendez? Tanong ni Miguel nang hindi nagsasalita pa si Salvador. Habang tinatanong ang bagay na yon, ang lakas naman ng kabog ng dibdib ni Miguel. Noon pa ay may hinala na siyang buhay ang doktor na yon. Isang kumpirmasyon lang ang hinihintay niya. Tumangus. Oo siya nga. Siya ang totoong halimaw sa likod ng lahat ng to. Siya ang kailangang mawala para matapos na ang lahat ng mga masasamang pangyayari sa pagitan ng tao at mga aswang. Wika nito. Sumabat naman si Selena. Napansin ko na lagi may sumasalakin ng mga aswang. Kahit saan lugar, tingin ko na bulabog ninyo ang pananahimik nila. Oo, may mga nabibiktima ng mga tao ngunit ang karamihan sa kanila ay mas gusto ang tahimik na pamumuhay. Napatungo na lamang si Salvador. Batid kasi nitong tama ang sinabi ng dalaga. Nalalapit nang matapos ang masama niyang plano. May pagbabantang turan naman ni Miguel. Matapos matiyak na ligtas na ang mag-ama at nakalayo na ang mga ito, saka naman nagplano si Miguel kung paano makakapunta sa islang sinasabi ng lalaki. Masyado mapanganib ang misyon na to. Hindi ko mapapangako ang kaligtasan ninyo. Wika ni Miguel sa kanila. Sinabi ko naman sa'yo na handa akong samahan ka kahit saan. Hindi kita iiwan, Miguel. Lalo na ngayon. Matatag na sabi ni Selena sa nakikitang pag-aalinlangan ng binata. Miguel, huwag mong alalahanin kung makakabalik pa kami ng ligtas. Ang mahalaga ay matapos mo ang misyon mo. Kasama mo kami sa lahat ng laban mo. Turan naman ni Atoy. Sumabad naman si Mila na may gigil at sinabi niya nga, tama sila, Miguel. Ngayon lang naging makabulahan ang aming buhay. Hayaan mo kami tulungan ka sa misyon mo. Para to sa lahat ng mga tao at aswang na inabuso ng doktor na yon. May paghihiganti na rin natin sa wakas ang sinapit nila. Lahat sila ay isa-isang tinignan ni Miguel. Hindi akalain ni Miguel na ang magkakasangga niya sa lahat ng laban niya ay mga hindi pa niya kauri. Labis siyang nagpapasalamat sa mga nilalang na ito na naging tapat at mabuti sa kanya. Itinuloy na nila ang pagpaplano. Sa lalong madaling panahon ay lulusubin na nila ang nasabing isla.